Waitlisted na nais makapasok ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps, umabot na sa 190,000. Kaya DSWD, magsasagawa na ng tinatawag na Social Welfare Development Indicator para mapabilis ang pagsala ng mga benepisyaryo na aabot sa target na higit 1 milyong Pilipino na bagong miyembro ngayong 2024. Habang ahensya, nagbabala sa mga nagsasandla ng payout ATM card. Alamin kung bakit sa Balitang A to Z ni Kim Salinas. Listahan ng mga naghihintay na makapasok sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program ng DSWD umabot na sa nasa 190,000. Kaya pamunuan ng Department of Social Welfare and Development, puspusa na sa ginagawang mga assessment sa mga miyembro ng programa. May nakalatag na rin silang target na dapat abutin ngayong taon. By 2024, 1.2 million ang kailangan mag-exit. So yun ang challenge ko ngayon kasi we really need to put together all the efforts. Ito anya ay hindi pagsasantabi sa sitwasyon ng may mga matinding pangangailangan sa buhay, kundi isang pagtataya kung saan inaalam kong may naiaambag ba talaga ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program. The COA, bakit 80%, di ba, nandyan pa rin, di ba, yung mga beneficiaries. So yun po ang para lang mayroon tayong 2.8 pa rin yung sinasabi ko ngayon na kailangan natin bilisan na talagang sila yung mauna to exit from the program. Gihit pa ng ahensya, hindi porket malaki ang target ngayong taon ay mamadaliin na lamang ang proseso ng mga nasa waitlisted dahil dumaan pa rin ito sa tamang proseso. Pag kayo po ay na-identify na mahirap nung NHTO o yun yung listahan na natin. Ngayon magiging CBMS na, community-based monitoring system, na kayo napiling mahirap. Saka pa lang kayo ipapasa po sa NPMO, National Program Management Office ng 4Ps. Okay, saka pa lang yung series of validation, series of trainings, orientation para po kayo makasama sa programa. Sa ngayon, gumagamit na sila ng Social Welfare Development Indicator kung saan ang case manager o social worker ay personal na tumutungo sa benepisaryo para magkaroon ng assessment. Ang swili kasi, dito na po tinitingnan, di ba, kung mayroong progress. Bisabihin, kung nakakatulong ba talaga ang programa o hindi. Bisabihin, minomonitor ang kanilang level of well-being. Bisabihin, tinitingnan yung kanilang economic at social situation. Isa sa mga gumraduate na sa 4Ps ay si Aling Lina na matagal ng miyembro ng naturang programa. Nagsimula po ako, sir, 2013. Tapos ngayong year lang ako nag-graduate. Malaki pong naitulong sa akin yung purpose na yan kasi pag siyempre pag alimbawa dumarating yung pasukan. Pero paglilinaw ng DSWD sa mga hindi na mapapabilang sa programa, 300,000 naman po ang nakapag masasabi kong graduate sa programa. So hindi ibig sabihin yung mga manto, no? Ibig sabihin talagang sabi nga kaya na nilang tumayo sa kanilang sariling paa. Habang nagbabala naman si Director Gemma Gabuya sa lahat ng benepisaryo ng 4Ps sa mga nagsasangla ng kanilang payout ATM card dahil posible itong maging dahilan ng pagkaalis nila sa listahan. Mayroon talagang mga cases na ganyan na naisinasanla, although nag-i-spot check kami yan during sa family development session na dapat dala nila ang kanilang ATM dahil bawal yun. They can be delisted from the program. Bagamat warning pa lamang sa first at second offense at sa ikatlong paglabaga ay doon pa lamang matatanggal sa listahan. Pero dapat anya ay pahalagahan ng bawat benepisaryo ang pribilehiyo na ito at maging huwaran sa pondo ng pamahalaan na itinutulong sa bawat mahihirap na pamilyang Pilipino. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.